What's up mga kahalaman? Magandang araw sa inyong lahat mga kahalaman. Ang topic natin ngayon na plants ay itong Syngonium o mas kilala siyang pangalan na Arrowhead. Mga kahalaman, ito yung topic natin ngayon. Yan. Ganda na ito mga kahalaman. Ito nakatanim ito sa loob ng bahay namin. Sabi siyang indoor-outdoor mga kahalaman. At ang kagandahan nito, lalo na kung bago ka pa lang sa pagtatanim, ito recommended ko sa inyo. Hindi siya mahirap alagaan, napakadali niyang alagaan, hindi siya kailangan pagkatutukan ng alaga. At kagandahan nito, nakasama siya sa mga top na air purifier na halaman. Yun mga kahalaman. Itong hawak kong Syngonium na to, ay ito yung dwarf na hawak ko. At marami akong tanim na Syngonium. Kaso lang hindi natin mapakita ngayon na papaya pakita ko sa inyo na nando kasi mga nakatanim sa direkta sa lupa yung mga normal na Syngonium na hindi siya dwarf. Ito kasi mga dwarf na to, ito yung nakatanim sa loob ng bahay at ang kagandahan kasi nito, double air purifier siya pag may tanim tayo nito sa ating tahanan at kagandahan nito kasama rin siya sa mga pampaswerte natin. Ayon sa punso, swerte nito ang halaman na Syngonium. Ayon sa kulay ng dahon niya at design niya, nagsisimbolo siya ng pera. Mga kahalaman at nagdadala ng swerte na hindi natin inaasahan at nagwe-welcome siya ng mga swerte na papasok sa ating tahanan o sa ating mga opisina. Yan, ang ganda nito mga kahalaman yan, mga Syngonium. Napaka-cute niya tingkal, nakakatanggal pa ng stress. Kaya mga kahalaman, yung pakita ko sa inyo yung mga iba ko pang mga tanim na Syngonium. Mga kahalaman, ito nga pala yung tanim kong Syngonium plant. Mas kilala siyang tinatawag na Arrowhead. Ayun nga, mas naglalabasan na yung mga iba niya rito. Yan. At mga kahalaman, meron pa ako rito na Syngonium din. Na ito naman, yan. Ito yung Syngonium na five fingers na tinatawag nila. Yan. At marami pa akong tanim doon sa labas na Syngonium. Na iba-iba rin variant. Mga kahalaman, ito pa yung mga iba ko Syngonium, yan, ang lalaki na nga ng mga dahon niya, yan ito mga kahalaman, kagandahan na ito sa Syngonium, isa rin siya sa mga lucky plants natin na napampaswerte, yan kaya ayon sa punsoy, swerte rin daw itong mga Syngonium na plants na ito, yung Arrowhead nga naman yan, maganda niya. Yan mga kahalaman, itong mga iba kong Syngonium na five fingers dito. Yan, dati variegated to eh. Hindi ko lang alam bakit nawala yung pagka-variegated niya. Pag hindi nyo naalagaan ng trim, lalo na pag hindi nakapaso, nakadirekta tanim sa lupa, yan, gulagapang siya, umahaba siya. Pero yung mga bandang baba niya, variegated pa eh. Yan, tingnan yung mga kahalaman. Ganyan yung itsura niya eh. Yan. Hindi ko lang alam bakit nawala pagka-variegated nung humaba na siya. Yan. Dami ko dyan Syngonium. Yun mga kahalam, maganda may tanim tayo nito sa loob at labas ng bahay. Bukod sa pampaswerte natin ay napakaganda niyang air purifier mga kahalaman. At saktong-sakto to sa may mga may hika dahil yung mga toxic na madala ng hangin na nakakasama sa atin ay inihigop nito. At kaya yung mga alikabok, mga ano, talagang na ano niya. Kaya itong mga kahalaman meron pa rin pala lumabas na nagbabarigate dito yung mga patubo. Yun lang nagtataka lang ako rito sa ibang Syngonium na to na wala yung pagka-barigated niya. Pero yung mga ibang tumutubo nagkalo-halo na nagiba. At mga kahalaman pag nagtanim ka nga pala neto sa loob ng bahay medyo ilayo nyo lang po sa mga alaga ating mga pet dahil hindi siya pet lover medyo toxic siya, nakakalasin siya sa mga alaga natin, pet tulad ng mga hayop o mga pusa, mga ganun po. At kung ilalagay po natin sa mga loob ng bahay natin, mas maganda na lang itaas natin na hindi rin maabot ng bata. Kasi the best air purifier nga siya dahil nga inihigop niya yung mga toxic na nakasama sa katawan natin na nasasama sa hangin, kaya napupunta sa kanya, kaya ano siya, nakakalasan. Yan lang mga kahalaman, pero ang pag-aalaga sa kanya, hindi ka naman mahihirapan dahil hindi siya masyadong alagain. Talagang the best siya indoor or outdoor. Pwede siya sa mainitan ng araw, pwede siyang sa loob ng bahay. At yan mga kahalaman, ito pa yung mga tanim ko rito yung Syngonium. Ayan.
dami din yan. Kasi isa sa pampahatak din ng swerte natin yan, ito nasa harap ng bahay namin. Pang welcome yan. Napakaganda niya kasi sa personal. Ang ganda ng pagka-barricaded niya. Yan, mga kahalaman. Diba? Napakaganda. Misan, pag nakikita niyo, pagkakamali niyo rin siyang kaladyum eh. Kasi halos pares sila ng arrowhead, yung itsura patulis. Pero ito nga lang singonium, yung dulo niya rito, yan. Na puput, ano na kagad, yung gandun end niya doon sa may sanga niya. Yan. Yan yung end ng sanga niya. Ito namang kaladyum natin. Yan, meron ako rito yung kaladyum na White Christmas. Yan, di ba? Meron pa siyang konting dahon dito. Yan. Hindi katulad ng mga singonium. Yan, naka dito na siya kagad ang ganon. Kaya halos magkahawig sila, napagkakamala sila na kaladyum. Yan, ito yung kaladyum ko na White Christmas. Yun mga kahalaman, ito yung nga pala yung isa ka pang singonium dito na inaalagaan ko rito. Ito yung singonium na dwarf naman. Yan, maliliit lang siya. Ito yung mga tinatanim ko sa maliliit na paso para ito yung dinidisplay ko sa loob ng bahay. Yan, mga kahalaman. Yan, pinaparami ko yung iba rito mga tanim ko. Yan mga kahalaman, kunin natin to, lagay ko to sa maliit na pot. Pakita ko sa inyo paano ko siya tinatanim at nilalagay sa maliit na pot. Ayan. Kunin natin ito. Lambutin lang muna natin lupa sa gilid para makuha natin buo yung ugat niya. Ayan. Mabusal sa ano na naman to, maano yung mga lupa niya. Malambot kasi ito yung mga organic soil ng gamit ko dito sa mga nakasidling bag ko, yung mga pinaparami ko. Yan. Cute ng dwarf singonium, no? Mga kahalaman, ang liit ng dahon niya. Ganda. Yan. Yan mga kahalaman, dito natin siya ilalagay sa mga maliliit kong pot na bakante. Ito yung dwarf na singonium natin. Cute talaga ng mga dahon niya, no? Napakaganda niya itanim sa loob ng bahay. Ito pala yung soil na ginagamit ko. Yan. Yung organic soil na complete fertilizer na. Para mas maganda yung ano natin. Tanim natin mas mabilis siyang tumaba at tumaki. At para hindi na natin kailangan siyang maglagay ng fertilizer. Dahil yung gamit nating soil ay complete fertilizer na siya. Yan. Maganda dito sa singgon yung mga kahalaman. Hindi siya masyadong kailangan pagtutukan ng alaga. At the best recommended ko sa mga bago nagtatanim pala, nagko-collection ng mga halaman. Yan. Pakaganda na ito. Saktong-sakto to sa ano? Sa mga room natin, sa mga salas, office. Yan, mga kahalaman. Lalo na sa pamilya niya, mayroong may hika. Napakaganda niyang nasa top siya na air purifier na halaman. Ayan. At bukod doon, isa rin siya sa pang paswerte natin na halaman na dadala ng swerte, nagbibit-bit ng swerte, nagbi-welcome ng swerte sa loob ng ating tahanan para pumasok sa ating swerte at nagbibigay siya ng swerte na hindi natin inaasahan. Yan. Napakaganda niya mga kahalaman. Yan mga kahalaman. Yan. Pag naitanim na natin, bibiligan na natin siya kaagad. Yan. Pag nagliripat tayo ng mga halaman tanim natin, mga kahalaman, katulad na ito, kalilipat lang natin para hindi ma-stress siya. Hindi siya malanta. Minsan na yun ang problema ng iba. Pag nag-iripat, nalalanta. Huwag muna natin siya ilalagay sa maaraw na lugar. Nasa shaded area lang muna. At papabayaan muna natin siya na huwag siyang magagalaw-galaw. Papabayaan muna natin siya ng mga ilang araw. Mga nadiligan na naman natin. Mga 3 days sa isang lugar lang. Na huwag natin siyang gagalawin doon para hindi siya nai-stress. At para maiwasan yung pagkalanta o pagkamatay ng mga nilipat nating halaman.
Yan mga kahalaman, ganun lang. Napakaganda nito. Pag may tanim tayo nito sa ating loob ng tahanan at sa ating mga opisina o ating mga negosyo, di ba? Napaka-class niyo tignan. Lalo na kung nasa inyo, kung mayroon kayong mga magagandang mga pot na paglalagyan, yan, di ba? At ang lakas na ito maka-attract ng swerte. Talagang sa mga negosyo natin, lalagyan nyo sa table nyo, sa mga office, sa mga negosyo sa harap natin doon, sa mga mesa, di ba? Sa table ng cashier, sa gilid lang noon, yan, di ba? Napakaganda niya, napaka-simple. At talaga nakatanggal ng stress. Ang dahan doon, air purifier pa siya. Yan nga, mga kahalaman, kung baguhan ko pa lang sa YouTube channel ko, baka naman pa like and subscribe na lang po. Pwede nyo na rin pong pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago pang mga video. Ako nga pala si Obi Transmercado, ang inyong kahalaman. Maraming salamat po.